Maaga akong nag-asawa at nagkapamilya. Leia, yung mga kapatid mo! Turuan mo mabuti yan ha, para pagtaas ko nito kakain tayo! Noong pinag-aaral ako ng mga magulang ko. Pero mas pinili ko magbulakbol at saka magtrabaho. Wala kakayaan ng magulang ko na pag-aralin ako noon. Kaya ito ang bagsak ngayon, pwede cab driver. Ito ang pinagkukuna ko ng pinamubuhay namin ngayon nasa araw-araw para meron kami makain. Siguro kung bibigyan ako ng makakataon na makapag-aral ulit, gagawin ko. Siyempre gusto ko magkaroon ng magandang bukas yung mga anak ko. Tsaka para na rin sa akin, para kahit pa paano hindi nakakahiya. Makakapag-aral lang muli ako, gagawin ko para mabigyan ko lang ang magandang buhay ang pamilya ko. Gusto kong maging maganda ang bukas ko para sa mga anak ko. Ang kinabukasan ay mas maganda at uunlad kung tayo ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan upang maabot ang pangarap. Ako po si Sir Ariel, ang makakasama ninyo sa Alternative Learning System dito lang sa DepEd TV. Ating alamin ang inyong mga pagpapahalaga, kakayahan, mga personal na kalakasan at kahinaan at sama-sama nating iugnay ang mga ito sa ating mga pang-araw-araw na gawain. Ngayon ay espesyal na araw sa ating lahat, ALS learners at implementers, dahil tayo ay pinaunlakan ng isang panayam ng isa sa mga naging matagumpay ang buhay dahil sa pagpapatuloy niya ng kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng programang ALS. Narito at panoorin natin kung sino siya. Magandang araw sa iyo, JM. Kamusta? Okay na okay ako, Sir Ariel. Kayo po? Okay din naman ako. Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa ngayon po ako ay may business. Habang pandemic po ay ginugugol ko ang aking panahon sa negosyo at syempre sa aking asawa at anak. Ang husay naman talaga. Matanong ko lang, bago ka ba magnegosyo ay may mga ginawa ka pa bang iba? Ako po ay IELTS passer. Ang dami ko po kasing natutunan nung ako'y nag-aaral pa ng IELTS. Maraming naibahagi ang aking teacher upang magkaroon ng direksyon ng aking buhay. Lingid po sa kaalaman ng iba, ako po ay matagal na naulila sa ama at ina. At naiwan po sa akin ng aking mga kapatid dahil sa ako po ang panganay. Nagtrabaho ko sa construction. Nagtinda na kung ano-ano sa lansangan. Naging boy sa isang tindahan. Tumigil ako sa pag-aaral para matususan ko ang edukasyon ng dalawang kong kapatid. Ngayon yung isa ay isa ng teacher. At yung isa naman ay IT sa isang kumpanya. Kaya noong nakatapos na sila, naisip ko na ako naman ang mag-aaral. Mapalad ako dahil may programang ALS para sa mga gaya ko na nagnanais na magkaroon ng edukasyon. Para na din magkaroon ng magandang bukas ang aking pamilya. At may pagmamalaki din ang aking anak pagdating ng araw. Tama ka dyan. Ang edukasyon ay isang pamana sa ating anak at daan talaga ito tungo sa magandang bukas. Ano-ano sa palagay mo yung naging paraan mo para maabot mo ang katayuan mo sa buhay ngayon? Sa umpisa syempre inalam ko muna sa sarili ko kung ano ba talaga yung gusto kong gawin. Doon ko nalaman yung kalakasan ko o strength at maging yung mga maaring pagsubok na madaanan kung sakali. Napakahalaga talaga na alam mo ang interes, kakayahan at maging kahinaan mo. Pero matapos mong matukoy ang mga ito, ano yung mga sumunod na hakbangin mo? Sabak ba agad sa kung anong gusto mong gawin? Mahirap kasi ang sumabak agad-agad nang hindi mo naman talaga alam ang pupuntahan mo. Kaya ako ay nanalangin talaga ng sobra
para malaman ko kung ano ba talaga yung gusto kong mangyari. Nag-set ako ng mga layunin ko sa buhay. Matapos nito, nagplano ako kung paano ko ito maabot. Nilista ko lahat ng mga posibleng paraan para dito. At isa na nga dyan ay ang pagtatapos mo ng pag-aaral. Opo, sir. Pero syempre po, hindi po yun sapat kaya naman nag-focus ako sa mga tinakda kong plano. Lagi kong binibigyang pansin kung may nangyayari ba o wala sa mga plano ko. Napakahusay niyan. At dahil syempre hindi perpekto ang buhay, may mga panahong hindi sang-ayon ang sitwasyon. Paano mo naman ito hinarap? Inuunawa ko po yung maaring ibang paraan para matutunan yung mga bagong kakayahan. Gaya ng pagmamaneho na dati sabi ko, hindi ko kaya. Yun po pala ay kaya ko. Tapos sa pamamagitan ng pakikinig sa iba, nagkakaroon ako ng mga bagong ideya. Magandang malaman din yan na sa pamamagitan ng ibang tao, maaari tayong matuto ng mga bagong kakayahan o ideya. Paraan din yan para mapalawak ang ating kaalaman. Tama po yan, sir. Yan. Gustuhin ko man na makipagkwentuhan pa sa iyo ng matagal ay hindi pabor ang ating oras. Kaya naman hingi sana ako ng isang mensahe sa iyo para sa ating mga tagapakinig na IELTS o mga nagnanais na mag-aral muli. Sa ating mga IELTS learners, laban lang tayo sa buhay natin. Pero mas maganda ang lumaban sa buhay na prepared tayo. May pinag-aralan at matuto tayong magplano para sa ating kinabukasan. Walang imposible sa taong may pangarap. Maraming salamat sa iyo, JM. Dalangin naming lahat ang tagumpay mo sa buhay. Base sa ating pakikipag-usap sa ating nakapanayam, maraming bagay ang ating nalaman gaya ng pagtukoy sa sariling kakayahan, interes at maging mga pagsubok sa buhay. Pagkakaroon ng sariling layunin sa buhay, paggawa ng plano at paano ito masusunod at maging ang pag-unawa sa iba't ibang paraan upang matutunan ang mga bagong kaalaman. Kayo, ano ang inyong karanasan tungkol dito? Ibahagi ang inyong sagot sa inyong mga mahal na guro sa pamamagitan ng pagsagot sa inyong Learner's Reflection na matatagpuan sa pahina 12 hanggang 13 ng Module 1 para sa personal development. At ito ay madadownload din sa ating DepEd Commons. Mag-login lang sa commons.deped.gov.ph. Tandaan na ang katanungan dito ay hindi test. Ito ay isang paraan upang malaman mo ang iyong kaalaman, kasanayan o kakayahan tungkol sa paksang ating tinatalakay. Magbalik tanaw sa inyong sarili at sa mga karanasan. Basahin ang lahat ng mga pangungusap at i-check ang mga sagot na angkop sa inyong sitwasyon. Ang inyong mga kasagutan ay magiging gabay mo at ng iyong guro sa pagpapalawak ng iyong kaalaman tungkol sa paksang ito. Matapos ninyong pagnilayan ang inyong mga kakayahan at mga interes base sa inyong karanasan, mahalagang malaman ang mga pagpapahalaga, paniniwala at ang mga katangian natin bilang individual. Ang huwaran ay taong tinitingalaan natin at maaaring nais nating gayahin ang mga pag-uugali. Ikaw, may isang tao din ba na nagsisilbing huwaran at iyong binibigyang respeto? Anong dahilan kung bakit siya espesyal sa iyo? Maaari mo bang isulat sa isang malinis na papel ang lahat ng katangian ng taong ito? Matapos itong gawin, ay ibahagi sa inyong IELTS teacher ang mga kasagutan. Narito ang ilan sa mga kahanga-hangang katangian ng isang individual. Ito din ay maaaring makita sa pahina 15 ng IELTS Learner's Handbook. I-download sa DepEd Commons. Puntahan lamang ang link na nasa inyong screen. Sagutin ang gawaing ito sa malinis na papel at ipasa sa inyong IELTS teacher. Mahalagang maipahayag ang inyong opinyon. Kaya naman ang inyong mga sagot sa bahaging ito ay nais kong maibahagi sa iba. Ipadala ang inyong mga kasagutan sa aking Facebook account, facebook.com/ariel.als.2020. Ngayon naman, ating pag-usapan kung paano nga ba tayo naiiba o natatangi. May mga bagay na tayo ay sumasang-ayon at ang iba naman ay sumasalungat sa ating mga pananaw, gaya sa mga pahayag o pangungusap na ito. Naniniwala ako na ang paggalang ang pinaka-importanteng pagpapahalaga ng isang tao. Ang paggugol ng oras sa aking pamilya at mga kaibigan ay magbibigay dahilan para ako ay mas malusog.
Gusto ko laging maayos ang aking paligid kapag ako ay nasa trabaho. Diba? Iba-iba ang inyong mga tugon? Dahil sa tayo ay hindi magkakatulad, tayo ay natatangi. Ang pagiging natatangi natin ang dahilan kung sino tayo ngayon. Para sa huli nating gawain, ako ay nag-imbita ng isang kaibigan. Siya si Juan. Sa kasalukuyan, siya ay mag-aaral sa Las Piñas sa programang ALS. Kamusta ka naman anak? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa ngayon po, ako ay abala sa pag-aaral. Nais ko na pong makatapos at makatulong sa aking pamilya. Mahusay! Naniniwala ka bang ang ating mga pagpapahalaga ay naka-iimpluwensya kung paano natin gamitin ang ating oras at magbigay daan sa paghasa ng ating mga kakayahan at katangian na ating magagamit para sa ating mga gawain? Opo. Napakalaking tulong po nang alam natin ang ating mga kakayahan, maging mga kahinaan. Ngunit kadalasan po, mahirap ito. Sige, may gagawin tayo para dyan. Handa ka na ba? Sige po, sir. Game! Sa isang malinis na papel, isulat mo ang lahat ng iyong katangian o kakayahan. Tapos ay pumili ka ng 6 na nais mong magamit kapag ikaw ay magtatrabaho na. Sige po. Tapos na po ako, sir. Sigurado ka na ba sa sagot mo? Opo. Okay. Sunod, sa isang hiwalay na papel, gumuhit ka ng linya sa gitna upang makabuo ng 2 hanay. Sa itaas ng hanay sa kaliwa ay isulat mo ang strength o kalakasan at sa kabila naman ay areas for improvement or kahinaan. Paliwanag ba yon? Opo, sir. Sa 6 na naitala mo kanina, isipin mo kung ano yung sa palagay mo ay magaling ka o mahusay ka doon at isulat mo ito sa strength na bahagi. At kung ito naman ay sa palagay mo ay dapat mong pag-usayan, isulat mo ito sa kabila. Ang hirap mo pala magdesisyon ng ganito, sir. Kaya mo yan, nak. Basta kung sa palagay mo magaling ka doon, yan ang iyong strength. At kung hindi naman, ito ay iyong mga weaknesses na maaari namang hubugin sa pamamagitan ng mga pagsasanay. Tapos na po ako, sir. Sige nga, ibahagi mo nga ang iyong sagot. Mahusay, Juan. Tandaan mo na, ang lahat ng ating kahinaan ay maaaring maging kalakasan din pagdating ng panahon. Salamat po, sir. Nag-enjoy po ako sa pagbisita ko sa iyo dito sa DepEd TV. Mas natutuwa ako dahil may natutuhan ka. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng aking imbitasyon. Ngayong araw ay masaya akong naibahagi ng ating mga bisita ang kanilang mga aral sa buhay na may kinalaman sa pagpapahalaga, paniniwala at katangian. Lagi nating tatandaan, mas mabuting pinag-iisipan ang kinabukasan habang ikaw ay nasa kasalukuyan. Sa susunod nating episode, matututuhan natin ang pagtatakda ng mga layunin at community mapping. Sa Alternative Learning System, walang maiiwan upang maabot ang pangarap. Hanggang sa muli, salamat!